Ikinaghain ng anumang plea ang kampo ni Vong Navarro sa pagbasa ng kanyang sakdal para sa kasong rape na isinampa ng modelong si Denise Cornejo. Online lang na dumalo sa pagdinig ang aktor habang no-show naman si Cornejo. Nasa front line ng balitang yan si Marlene Alcaide. Sinimulan na ng Taguig RTC Branch 69 ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa kasong rape laban sa aktor at TV host na si Vong Navarro. Pero hindi sila nagkaharap ng modelong si Denise Cornejo na siyang nagsampa ng kaso noon pang 2014. Sa pagdinig kanina, pinayagan ng korte ang petisyon ni Navarro na dumalo na lang sa arraignment online. Kasalukuyang nasa NBI Detention Center si Navarro matapos sumuko noong nakaraang buwan. Practice of the court. With respect to persons deprived of liberty, mga PDLs, hindi siya unusual, especially because of yung COVID. No? It was a response actually because of the COVID situation. And then I understand also that the court's facilities are not very big. With respect to PDLs or persons deprived of liberty, by video conference ginagawa. Pero meron kaming separate kasi na request na to allow him to remain in the NBI facilities for security purposes. And we have explained to the to court why. And we are hopeful na mapagbigyan kami. Nang malamang online lang dadalo ang aktor, humiling din ang kampo ni Cornejo na virtual na ring a-attend ng arraignment ang dating modelo. Pero hindi ito pinagbigyan ng korte. Hindi naman problema yon. Ang problema is, ang importante is madinig ng korte ang kaso ni Denise laban kay Vong na talagang siya ay nabiktima nung 8 years ago. At yun ay patutunayan natin dito sa korte ito. Bandang huli, hindi na rin personal na sumipot kanina si Cornejo, pero dumating naman ang kanyang lolo. Personally para sa akin, dapat siguro mag-settle na lang sila, mag-move on na lang para matapos na kasi ang nakikinabang lang dito mga abogado eh. Diba? Wag na, tapusin na natin ang problema at tulungan natin ang korte. Magpagtulungan tayo sa korte, matapos ang kaso para madiklag. At the same time, makamove on si Bong, makamove on si Denise. Wala namang inihain na plea si Navarro sa korte nang basahan siya ng sakdal. He did not plead mainly because for legal considerations, because we have a pending petition before the Supreme Court. Yun lang. That's the reason. Stated in our petition for review, which I will not discuss, we thought it more prudent to not to allow Mr. Vong Navarro to enter a plea under the rules. Therefore, the court entered a plea of not guilty for him. Wala pa naman desisyon ng korte sa muling apelan ng kampo ni Navarro na manatili siya sa NBI detention cell. Sa Webes, nakatakda ang pagdinig ng korte kung papayagan bang magpiansa ang aktor. May mga testigo rin inaasahang ihaharap ang kampo ni Cornejo. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5.